Hi guys! Ngayon magluluto tayo ng maruya. Yan. So mga gagamitin nating sangkap is saging na saba, yung medyo hinog na. Harina, flour, cornstarch. Lalagyan natin ng konting powdered milk, sugar, at lalagyan natin ng cashew nuts. So, kung wala, okay lang din naman. Water, tsaka oil. And, yan lahat yung mga gagamitin natin. So, una natin gagawin is, iaano natin to. I-mash natin to. So, yan. Mamash lang natin to hanggang magpino para hindi buo-buo ang niluto. So, mas maganda pag medyo hinog na para malambot na lang i-mash. So, hanggang maganto yung ano niya, texture niya. Gusto nyo mas, duro, okay lang din. Gusto nyo hindi, okay lang din. So, sa akin, ito. So, ilalagay ko na yung flour, yung harina. Yung harina. Tapos, ihahaluin natin siya. Ilalagay natin yung cornstarch. Nalagyan ko ng cornstarch para mag-crispy konti. Then, ilalagay ko na din yung gatas. Okay. Kung wala kayong powder na gatas, pwede din yung ibap. Mas masarap din ang ibap. So, yung sugar, nilagay ko na yung sugar. Tapos, ilalagay ko na din tong cashew nuts para mahalo. Tapos, lalagyan natin siya ng water. So, pag sa gatas, ang ginamit nyo is iba. Hindi na kailangan ng may water. Ako, hindi iba yung gamit ko ngayon, yung powder. So, lalagyan natin ng tubig. Lapit na. Ang iba, nilalagyan nila ng baking powder. Ako, pampamilya lang naman. Okay lang to. Cornstarch lang yung nilagay ko. Yan. So, ito na yun. Yan. So, konti lang yung nilagay kong water. Ito na yung kasi madami yung saging. So, kung madami yung saging mo, hindi na kailangan madaming water na ilalagay. Kasi na siya. Hindi, kasi pag sobrang basa, hindi din bubuo yung maruya mo. Ito na yun. Napansin nyo, yung tubig na nilagay ko, ganyan lang kadami nakuha. Rito na natin to guys. Halo na siya. So, hindi masasayang yung hindi masasayang yung saging na saba mo pag nag-overripe, pwede mo itong i-ganto. So, pwede na merienda ng mga anak mo. Ayan. So, pwede na to. Prito na natin guys.
Papainitin lang natin yung kawali. Lalagyan na natin yung oil. Ipritohin natin ito siya hanggang ano, mag-brown. Ito. So, pag mainit yung mantika mo, guys, pwede mo na ilagay yung ipritohin natin Maruya. Ganto lang. Yan. Hanggang mag-brown. Kung ininegosyo mo to, dapat may ano ka, yung takalan na pwede mong i-ano kung gaano kalaki at uniform yung laki niya. Pero pag merienda lang ng mga anak, ng pamilya, kutsara-kutsara lang yung gagamitin natin. So, gamit natin dito, low fire lang para hindi masunog agad. Medyo brown na, hindi mo na ibaliktad. Babaliktad na natin. So, medyo madikit na siya yan, guys, kasi hinog yung saging niya. Tapos mas madami yung saging na nilagay natin. Pero okay lang din kasi ano. Yes. Hindi na tayo naglagay ng madaming sugar dahil matamis yung saging. Yan. Paluto na siya. Pwede na tayo mag-merienda may amin. Tapusin lang natin ito ng luto. Yung iba, nilalagyan nila yan ng sugar. Pagkatapos, magpalibot. Ako, okay na yan. Kasi para, ano, hindi masyadong matamis. Paluto na yan, guys. Kunin na natin. Next batch na tayo, ano, mga guys. Lutuin lang natin ito lahat, tapos kakain na tayo. Paluto na din. Malapit na din itong ano, second batch. Ito na. Pwede na ito. So guys, last batch na yun. So ito na yung naluto natin. Habang nagluluto tayo ng last batch, titikman na natin. Excited eh. Okay, tikman natin kung masarap siya. Ayan. Tingnan natin kung masarap siya. Ayan. Ayan. Makikita mo yung saging, oh.
Umuyaw mo yung ano, cashew nuts. Sarap ng saging. Next na may... Ito guys. Paluto na tayo guys. Ito na yun. Merienda na tayo. Ito na. Kain tayo guys. Thank you sa panonood. Bye.